So what's up mga chong, it's your boy Brian Ongso, back in here again and welcome back to my channel. And today's vlog mga chong is i-feature natin tong KTM RC 390. So maraming salamat kay Puge sa pagpapahiram ng RC 390 niya. Shoutout sa'yo bro. So si Puge nga pala guys, yung angkas man or si Pops ng Marilaki, kung di nyo siya kilala, hindi kayo nagmamarilaki. So balik tayo dito sa RC 390 niya. So itong RC 390 na to mga chong is hindi na siya stock. So race bike to mga chong, kaya kung mapapansin nyo, so kung mapapansin nyo mga chong, iba na yung kanyang handlebar. Iba na yung handlebar niya. So naka aftermarket na Brembo brakes, tapos naka steering damper. And then kung makikita nyo dito sa loob mga chong, is ano na siya, wala na yung signal light, wala na yung headlight. So race bike kasi siya, pampagaan. And then kung makikita nyo dito mga chong, naka SC project na. Then rear brakes ay naka re-reset na rin. Tapos suspension is YSS suspension mga chong. So ayan. So kung makikita nyo guys, sobrang hubad na netong RC 390 na to. So lahat ng pampabigat tinanggal na sa kanya. Ay specification naman nito guys, 373 cc lang to, pero legal express to dito sa Pilipinas. Maraming salamat kay Ayala. So 400 cc siya sa OR mga chong. Tapos so itong race bike na to mga chong is ginagamit siya sa NMW racing mga chong. And si Puge yung yung gagamit sa Pirelli Cup next year. So si Puge yung sasali sa Pirelli Cup next year mga chong, and siya yung gagamit nitong RC 390 na to. Sa vlog ni Puge, kung nanonood kayo sa kanya, na ni GHDG65, na ginagamit niya rin to minsan kapag umaakyat siya ng Marilaki. Yung gulong nito is na super bike, Pirelli super bike. Kaya kung makikita nyo, wala na siyang treads, kasi yun nga, pang racing talaga siya. Slick tires no, slick tires mga chong. Tapos dito sa harap yan, naka super Corsa na. So first impression dito sa bike mga chong, pagsakay ko ba lang sa kanya kanina is sobrang aggressive niya. Puge, ano mo nga ako? Ano ko lang, papakita ko lang sa kanya kung gano'n aggressive. Ha? Baba natin. Ano na lang, gato na lang natin. Bagi pa, ikutan mo to diba? Ha? Ikutan mo. Oo. Sayang. Ano ka pagagin mo? Sasakyan ko. Sakyan mo? Pwede naman eh. Parang makita nila yung ano eh. Yung ano. Ah, yung height. Ako na. Sige, okay, hiwakan mo lang. Hindi mo gago ka. Ayaw ka. Hindi mo pinapa. Kaya mga chong. So, first impression dito sa bike is yan. Very aggressive siya. Hindi ko alam kung makapagpataas yung ano, yung shock niya, pero sobrang aggressive niya. Mas mataas pa to sa ano, mas mataas pa to sa R15 natin. Yung R15 natin 815 millimeters yung kanyang height. Ito 830. So mas mataas na to. And then kung makikita niyo mga chong, sobrang aggressive nung riding position ko dito. So sobrang sub-sub ko dahil dito yan. Dahil dito yan sa handlebars. So ganito yung gusto kong gawin sa motor ko mga chong. So abangan niyo mga chong, gagawin natin ganto ka sub-sub, ganto ka aggressive yung R15 natin. Mala R6 na talaga. Pakita natin. So yan. Buksan natin guys. Okay lang. Okay, buksan mo. Paano ba buksan to? Tapos, yun. Low fuel. Gila. Game. Single cylinder lang, pero kita nyo naman yung tunog niya, punet na punet yung tenga. And yun nga pala mga chong, itong RC 390 is very identical sa kapatid niya, yung RC 200. So halos magkaparehas lang talaga sila ng itsura, ng appearance, talagang sa engine lang talaga sila nagkakaiba. So yung RC 200 is 200cc lang siya, same lang yung seat height, yung appearance niya, lahat, yung ilaw, same lang sila, wala silang pagkakaiba.
medyo magkaiba lang sila sa chassis. Mas medyo mas malaki lang, medyo mas lapad lang siya ng konti. Pero kapag yung makina na ito, nilagay mo sa RC 200, kasha. Pag yung makina ng RC 200, nilagay mo dito sa 390, kasha, walang problema, mga Jong. So, ang price ng RC 390 ngayon is around 290,000 pesos. Naka-promo kasi sila ngayon. So, kung ako, mga Jong, kung mapipiliin nyo, kung tatanungin nyo kung pwede, kung gusto kong bumili nito, pwedeng-pwede, mga Jong, ang sarap na feeling na naka-RC 390 ka, tapos ganito yung, ano, ganito yung setup. Pogi mo sa daan, mga Jong. Ay, ito ba yung ano? Ito ba yung kasama mo nung ano? Pumunta kayo, kung nasa Ortigas kayo, yung pinataya mo ng makina? Hindi, hindi yan yung dala ko. Hindi yan yun. Iba pa yun? R15 dala ko nun. 200 yun. Mo, ah, 200 lang yun. 200 yun. Ah, 200 lang yun. Pero sobrang, ano yun, naka-aftermarket din ng mga ano? Oo. Ah, kaya sobrang super. Race bike din. So yun, mga Jong. So hindi ko masasabi sa inyo, hindi ko makakompare sa inyo kung kamusta yung stock na RC 200 na nakasubsob. Kasi ano na to eh, naka aftermarket na eh, kaya hindi natin talaga makocompare talaga. So hindi kasi natin siya pwedeng pandarin kasi exclusive lang siya for Puget lang, hindi natin siya pwedeng pandarin. So ano na, nagpapasalamat ako kasi napagbigyan tayo na magamit natin or ma-feature natin sa channel itong RC 390. Papakita ko mga Chong yung ano, panel. So yan yung panel niya, mga Chong. Ayan, low fuel level. Pinapakita ba nito? Pag alam ko pinapakita nito kapag naababa yung ano eh, yung side stand. Ayan, side stand down. So sa R15 walang ganyan. Imagine, merong ganyan si R15, di ba? Ano, naka-check engine? Hindi, ganyan na. So abs na pala to, mga Chong. Abs na tong 390 na to. Ayun o, nalagay abs. So yun lang, mga Chong, ang ayoko lang dito, syempre kapag daily use mo siya gagamitin, ang ayoko lang sa kanya is yun nga, parang medyo maliit yung ano niya, medyo maliit yung tangke, tapos plastic, no? Plastic din naman, same lang sila ng plastic na plastic yung tangke. So gantong forma yung gagawin natin sa R15 natin, mga Chong, sana kayanin ng budget RC 390, baby. So yun lang, ayoko lang talaga dito, mga Chong, is yung kanyang ilaw. Hindi ko lang talaga nagugustuhan yung ilaw niya, kaya eto, tong aftermarket na windshield na to is napaka-helpful niya para mapaganda yung ano, yung headlight niya. Hindi siya bulky. Hindi tulad ng Ninja 400. Yung lamang neto kay Ninja 400, mga Chong, para sa akin, yung riding position niya is very aggressive na. Hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan setupan. Though ano lang siya, though single cylinder lang, pero kapag sinaksaan mo to ng pipe, talagang punit talaga. Ay mga Chong, single cylinder lang. Diba? Ang maganda naman sa Ninja 400, dual cylinder. Iba talaga yung tunog niya dito. Saka ito yung ano nila, ito yung signature ng KTM, RC3, KTM, yung trellis. So ito naman yung nagustuhan ko sa KTM talaga, yung trellis nila. Lakas ng ano, lakas ng forma. Isip-isip. Umabot ng 10 minutes. Tapos another na specs na ito guys, is yung max torque niya is 36. Tapos yung max power niya is 43.5. Tapos sa fuel tank capacity is 9.5 liters. So mas malaki ng dihamak si ano, si R15 kasi sa R15 is 11 liters eh. So yan, mga Chong. Ayun, no? So yun na po, no? Uge! So yun na po, no? Vlog turnover. Yo, what's up sa inyo guys? Vlog turnover again. Shoutout Gile. Shoutout Gile, baka naman. Baka may slot pa kayo dyan. No. Nakalabas na yung GTS ng GTS version 1. Yung helmet, no? Yung helmet. Kami palang meron nun. Oh, yun. Yung helmet guys, pinakita niya sa akin kanina, sobrang sporty din. So, sobrang ganda no ano. Sobrang next week. Next week. Nakalabas na sa market yung mga stock. Sobrang ano, sobrang lambot nung ano. Sobrang lambot nung paddings niya. Sobrang nagandaan ako. Kung gusto niyo mapanood guys yung unboxing, meron si Puge, search lang GHDG 65. 65 lang malakas. So yun mga Chong, short and quick review and first impression walk around dito sa RC 390 race bike edition ni GHDG 65. So maraming salamat ulit. So I think that will be it. Thank you so much for watching. Again, this is Bryno Chill and I'm out. Start natin. Boom!